Ito naman po yung freestanding na dishwasher. Ito yung built-in dishwasher. Meron siyang tatlong layer. Para sa mga plates and silverwares natin. So makikita nyo ito. Ayan, kung makikita nyo yan. Still light drying technology. So yun, kamusta mga pre? Ayan, magandang hapon po sa inyo lahat mga pre. Ayan, araw po natin ngayon ay Miyerkules. 12:50 po ng hapon mga pre. Ayan po, gaya ng dati, andito pa rin po tayo sa showroom mga pre. Ayan. Ngayon pong araw na to, may papakita po ulit ako sa inyo ng mga isa sa mga appliances namin dito. Hindi nyo akalain na meron pala nung ganito. Mga built-in appliances po siya. Papakita ko po sa inyo yung dishwasher. Ito po eh, na-vlog ko na dati, pero dishwasher po siya, pre-standing. Ito naman po, built-in. Nasa loob siya ng isang cabinet or kung nagpapagawa kayo ng kitchen, nasa loob siya, nakalagay siya sa loob. Hindi nyo mahalatang may appliances dun sa loob na yun. Nakadesign siya para dun talaga sa kitchen na yun. So ayun mga pre, panibagong araw at panibagong video na naman po tayo ngayon. Ayan, samahan niyo po ako. Salamat po sa araw-araw ninyong pagsuporta at sa araw-araw ninyong panonood sa ating video mga pre. So come on, let's G. So yun mga pre, ayan. Mabalik tayo. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na built-in appliances. Ayan po. Ito naman po yung freestanding na dishwasher. Ito yung built-in dishwasher. Pakita ko sa inyo. Ayan siya mga pre. Ito yung built-in dishwasher natin. Meron siyang tatlong layer para sa mga plates and silverwares natin. Ayan. Tapos yung base niya, kung makikita niyo mga pre, yung base niya, stainless steel. Ayan, nakikita nyo. Itong rack niya mga pre, ayan, itong rack niya na to, na-adjust yan. Pwede nyo itaas or ibaba. Depende sa gusto nyo mga pre. Tapos ito, gaya rin naman to nung nasa pre-standing na na-vlog ko sa inyo, ayan. Ito yung sa salt niya, at ito naman yung filter niya. Ayan. Ito yung spray ng tubig niya. Meron siyang tatlo. Ito yung pangalawa. Sa taas ayun. Yung bilog na yun mga pre. Yan. Yun yung pangatlo. Tapos yung sa gilid na yun mga pre. Yan. Yung triangle na yun. Zeolite drying yun mga pre. Yan yung nagdadagdag ng extra dry sa dishwasher natin. Uri siya ng mineral mga pre. Kung tawagin ay zeolite. Siya yung nagdadagdag ng init para matuyo yung mga silverwares at mga plates natin. So makikita nyo ito. Ayan kung makikita nyo yan, zeolite drying technology. Tapos ayan kung nakikita nyo yung mga tub niya, stainless steel. Tapos dito sa part na to mga pre, ayan, ito yung lagayan ng cube niya. Ayan, pwede nyo isara. Pwede nyo yung buksan. Dito naman sa kabila, ito yung liquid niya dito. Panghugas din po yan. Tapos ito. Na-adjust din to. Pwede nyong itaas or ibaba. Eto, pagsasabayin nyo lang yun. Hindi ko kasi makapakita sa inyo kasi ako rin yung nagbibideo. Basta ito mga pre. Itong nasa gilid na to, sa kaliwa tsaka sa kanan, pag tinaas nyo siya, ayun, tumaas na siya, di ba? Pag bababa nyo, pindutin nyo dapat ito ng sabay. Pero dahil hawak ko itong video natin, so ito muna, ayun. Ito yung sa kabila. Ayun. Na-adjust po yan. Natatanggal din po ito. Pwede rin po natin tanggalin ito. Mayroon siyang gulong dito. Ayan, mga gulong. Mabilis lang po siyang tanggalin. Ganon din po dito sa taas. Ayan. Tapos yung mga programs niya. Ayan mga pre. Ito yung new technology namin ngayon. Isa sa latest na dishwasher natin ngayon. Ayan, Series 8 po siya. Made in Germany. Equipped na rin po siya ng Home Connect. Itong Home Connect na to mga pre, pwede nyo siyang i-download sa mga mobile natin, either Android or iOS. Ngayon, pag na-download nyo na yung Home Connect na yun, i-search nyo lang po siya sa mga Google Store nyo or Play Store.
i-coconnect nyo lang siya dito sa appliances natin. Ang advantage nun mga pre, pag na-connect nyo na yung mga app na yon dito sa dishwasher natin, pwede nyo nang makontrol yung dishwasher natin gamit yung app na yon. Mas mapapabilis natin. Pwede natin gamitin lang yung cellphone, pwede nating switch on and switch off yung appliances natin, pwede nating baguhin yung mga settings nang hindi na hinahawakan yung dishwasher itself. So, kontrolado na natin dito sa cellphone pa lang. Tapos ayan, mga touchscreen siya. Gaya naman ng dati, na ipaliwanag ko na to doon sa naunang vlog natin sa pre-standing, yung function nito mga pre, or yung program, ganun din halos. Ayan, kung makikita nyo, ito, Eco Perfect or Eco Saving Energy, ayan, naka 50 siya. Mas mahabang oras yung ikukonsumo niya, pero mas nakakasave ka ng energy. Dito naman mga pre, automatic, mostly ito yung ginagamit natin. Yung temperature ng dishwasher natin sa loob, depende kung ano yung mga nakalagay natin. Ayan, yung temperature na yun, maglalaro lang sa 45 to 65 degrees centigrade. Ito namang 70 degree, ito yung pinakamainit natin mga pre. Ito, hindi pwede yung mga sensitive glass natin or kung ano man yung mabibilis mabasag na gamit natin. Ito, para sa mga big pot natin, stainless steel or ano man po ng mga heavy duty pot natin na pwedeng hugasan sa dishwasher. Basta yung mga huhugasan natin mga pre, dishwasher safe. Make sure na dishwasher safe siya para kung ilagay nyo siya sa dishwasher, hindi mag-discolorize yung mga color niya or may mangyayaring hindi maganda dun sa gamit natin. Ito naman mga pre, 65 degree. Yung oras niya yan, isang oras mo siya gagamitin, yun yung pinaka-maximum time niya. Pero ito, halos pareho din itong 70. Isa, mas pinaiksing oras lang, 65 degree. Pwede nyo rin siyang gamitin kung maglilinis kayo ng dishwasher yan, gagamit kayo ng chemical. So, pwede nyo gamitin itong 65 degree or itong machine care. Alin man po doon sa dalawa. Ito naman 45 degree mga pre. Ito yung katamtaman. Ito yung recommendable para doon sa mga baso natin. Ayan. Ito naman po, 40 degree. Ito yung pinakamababa halos. Ito yung sa mga sensitive. Gaya ng nabanggit ko, yung mga sensitive glasses natin or yung kahit anumang mabilis mabasag. Ayan. Pwede po siya dito sa 40 degree. Tapos itong 50 degree centigrade mga pre. Ito yung silence. Kung maghuhugas kayo ng mga plato or pwede kayo maghugas sa gabi nang hindi masyado nakakadistorbo sa mga kasama nyo sa bahay. Mas tahimik po siya. Dito sa una, kung nakita nyo, 50 degree siya pero saving energy. Ito naman pinakahuli niya, 50 degree centigrade din po pero silence mode naman siya mga pre. Very basic lang po yung mga programs natin, mabilis pong maintindihan. Ayan. May manual naman po yan, maintindihan nyo rin. Ito yung sinasabi ko kanina mga pre. Ayan yung favorite. Ayan, kung kadalasan ito yung ginagamit nyo, itong automatic 45 to 65, pwede nyo siyang iset dito. Ito, reset. Ito yung power on off natin, pero ito rin po yung nagsisilbing reset nya. So, maliwanag mga pre, yun lang naman po, simple lang. Tapos, itong kabila naman mga pre, itong minus plus na to, ito yung delaying time natin. Ito naman mga pre, ito yung timer. Ito naman, yung sinasabi ko sa inyo, ito yung home connect. Ito yung pinakang connection ng unit natin, ng dishwasher natin, na magko-connect dun sa mobile natin. Tapos ito, extra drying yan mga pre, extensive drying. Ito namang hot load na to mga pre. Ayan, save energy and save water na rin mga pre. Ayan, kasi kapag ginamit nyo itong hot load, either baba or taas, ang gagana pong pipe dun sa baba, eh, kalahati lang, hindi gagana ito lahat. Kung may mga unti kayong mga plato, gusto nyo yung hugasan, ayaw nyo ng katambak, pwede nyo gamitin yung hot load. Ito naman mga pre, yan. May alam nyo na po kung ano ibig sabihin yan. Ito, extra drying din. Hindi extensive, mga sensitive na gamit din natin na gaya nung, ayan, may sample na sa mga pambata, yung mga baby bottle, mga chupon, alam nyo na yun, basta yung gamit sa bata. Ngayon, ito naman mga pre, ayan, base na lang sa word niya, speed perfect. Balik tayo. Kunyari, itong 45 to 65 ng automatic natin, kukonsumo ng 3 oras. Kunyari lang mga pre. Hindi kasi nakakonect to sa kuryente, so hindi ko may pakita sa inyo. Pinapaliwanag ko na lang sa inyo. So, kunyari, itong automatic 45-65 degree, magkukonsumo ng 3 oras. Kunyari lang,
masyado kayo natatagalan dun sa oras na yon, pwede nyo i-press tong speed perfect. Press nyo siya. Pag-press nyo, mababawasan yung oras, yung original na oras na default setting nitong automatic. Kung 3 hours siya, magiging 1.5 hours na lang. So depende po sa setting, sa settings dito, automatic po siya magbabago. So yun lang po yun. Yun po yung pinaka-purpose nitong speed perfect natin. So ito naman, machine care, gaya ng sabi ko, kung may mga chemical, meron kasi kaming binibenta rin ng mga chemical panglinis dito sa dishwasher natin. Cleaner or descaler, yung gagamitin natin yan, yung machine care. Tapos ito, yung start. Kapag gusto mo nang simulan, start mo lang, tapos sarado mo. Yun lang naman mga pre, yan, kung makikita nyo, perfect dry. Dahil po ito, gaya ng sabi ko, yan, zeolite drying po siya. So yun lang naman mga pre, yung gamit at yung explanation dito sa built-in appliances natin. Ayan mga pre, tignan nyo. Hindi mo mahalatang appliances eh, mapapagkamalan mong parang cabinet lang. Ayan, pero pag binuksan mo, appliances pala siya. Ayan po eh, depende pa sa kitchen design nung may-ari. Ito ho eh, design lamang po namin dito sa showroom. Pero may mas magaganda pa pong design yan. Depende ho, doon sa nagpapagawa. Ayan, meron din po kaming kitchen design. Tapos mga pre, yung presyo niya, ayan. Ayan po, 499 KD po yan. Ayan, medyo mahal po yan. Marami naman po nabili dito, lalo na po yung mga lokal. Ito yung klase ng dishwasher natin sa built-in appliances mga pre. Ayan, pakita ko lang. Ang tawag dito sa built-in appliances natin na to mga pre, fully integrated dishwasher machine. Ibig sabihin mga pre, yung system niya, yung program niya, nasa loob mismo or nitong appliances. Pag sinarado nyo, hindi nyo makikita. Yan yung tinatawag nating fully integrated dishwasher. Ganyan po siya. Dalawang klase po yan. Meron po kaming semi-integrated. So tuloy tayo mga pre, ayan. Ganito naman po yung design ng built-in dishwasher na semi-integrated. Ibig sabihin po, semi-integrated, ayan, nakalabas yung 14 cm halos. Pero sa baba, ayan na po yung pinakang design niya. Ito na yung pinakang cabinet niya. So yun mga pre, ayan. Hanggang dito na lamang yung video natin. At salamat po muli at nakarating kayo hanggang sa dulo ng video natin mga pre. So yun lang naman po yung pinakita ko sa inyo, yung simpleng explanation ng mga built-in appliances natin mga pre. So yun, hanggang dito na lamang mga pre. Ingat tayong lahat and God bless. Bye! I've been dreaming on in my head like I've seen